Magpapa-injection na kami ni Pangulo ng anti-rabies. Baka habulin kami ng asong ulol. Ito ang naging pasaring ni Senator Christopher Bongo kay dating Senador Antonio Trinlanes IV matapos sabihin ng dating senador na magtatakbuhan sila kapag bumaba na sa pwesto si Pangulong Duterte. Well, pagbaba nitong mga to sa pwesto, yung mga pasiga-siga na yan, mark my words, magtatakbuhan yan. Yan mga yan, hindi sanay sa labang diretso, ano? Kaya ganyan. Si Duterte, yan, sila Bongo, yan mga yan, pasiga-siga yan mga yan, ngayon, pag wala na yan sa pwesto si Duterte, tignan nyo ah, mark my words, hindi yan naharap. Sinong mayabang? Alam mo, ang totoong Bicoy, si Sunny Boy, yan ang totoong mayabang. Kahit saan ka pumunta, magliliparan tayong lahat dahil sa sobrang hangin mo. Alam ng tao yun? Di ba maluloko yung tao? Sinabi pa ni Senator Gon na karapatan ni Trillanes na makapaglagak ng piyansa pero dapat lamang itong panagutan ng demonic black propaganda na nagsasangkot sa First Family sa bawal na gamot. Karapatan niya mag-bail yun. Panagutan niya yan. Alam mo, kalokohan niya yan. Panagutan mo yung black propaganda mo. Sino bang mag-pipinance doon kay Advincula, kay Bicoy? Kaya ba niyang magbayad ng mga, kita mo, ginawang mga video na paninira? Million-million ang halaga noon. Saan kukuha si Bicoy, si Advincula ng pambayad doon? Wala lang iba kung sino. Paninira, kasi itong si totoong Bicoy, na si Sunny Boy, siya yung gumagawa ng kalokohan. Siya yung gumagawa ng black propaganda. Gusto niya kaming pinturahan ng itim para siya ang pumuti. Yan ang style niya. Napakadumi. Sobrang dumi. Ganun pa man, hayaan na lamang umano ni Senator Go kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo na sumagot sa patutsana ni Trillanes. Bistado ka na lang, Pilipino. Ayaw na kitang patulan. Si Panelo nang bahala sa iyo. Pakagat kita kay Panelo. Jong Manlapas, Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.